So yun guys, meron tayong panibagong customer dito, si Faxter Fowl 1.0 Alloy, yan 2017-2018 model. Yan po siya. So ang problema nito ay ang shifter. Ito yung sakit niya, hindi siya nagsisip. So napakatigas, oh. Pati yung sa right side, ayaw niyang mag-shift. Meron pang kaleng-kaleng dito. So sa mga new bikers, kapag hindi na nagki-click to, kala nila sira na. So may possible na sira, pero 80% na papalitan lang po yung cable dito. So ang mangyayari, yung mga new bikers, idadala nila sa mga shop or sa mga gumagawa ng mga bike. So inoconsider na sira to, kasi kikita sila at papalitan na to. So advice ko lang, no, at tignan nyo muna yung cable niya at saka yung mga FD and RD nyo kung gumagana pa sila. So gaganyanin lang, kung di naman matigas at malambot pa, okay pa. Tsaka dito sa FD. So ang gawin nyo, para makita nyo gumagana yung shifter nyo, kung pwede pa siya, iganyanan nyo lang to, tapos pindutin natin dito. O, diba, nakiklik. Kasi yung cable nya nangangalawang na. So ang gagawin natin dito, pwede natin siyang i-recover na ibabad sa gas, or kailangan na natin siyang palitan. Ito, tignan nyo, puro kalawang. Matigas na yung cable niya, kaya nahihirapan siyang mag-shift. O sa mga may sira sa shifter, i-check nyo muna yung mga cable nyo bago nyo pagawa. Kasi pwedeng sabihin nila sira na tong shifter, para palitan mo ng bago. So kukita yung shop, syempre. Yan. So nag-order kami ng cable nandito. So makita nyo, ang dami kong tools, kalat-kalat, di ko pa naayos. Later on gagawa tayo ng toolbox para dyan. Ito din, Lyman. Ito yung in order na cable. Magandang klase ito. So yung price niya, $191.34 with shipping na yun. 5 pieces siya. Yan. Stainless na din to. So, buksan muna natin. Wait lang. Ay! Nira pa. Yan. Ang haba nito ay 2 meters. Mahaba na siya. Siyempre, ang unang gagawin natin ay i-remove natin yung mga cable niya. Makikita nyo talaga yung kalawang ng cable, kaya hindi siya nagpa-function ng maayos. And so yun, ilayin nyo lang. Tapos ito, tignan nyo, kalawang dito pa lang. Tignan nyo yung kalawang. Yan yung sinasabi ko, kalawang. So pwede pa natin magamit to kung ibababad natin siya sa gas. So mas magandang palitan na lang natin para mag-function ng maayos. We are going to remove all the cable. So natanggal na natin yung mga cable sa RD. Ito siya. Tignan niyo, puno ng kalawang. Yan, kalawang, puro kalawang. So itatryin natin ngayon yung shifter. Kanina hindi siya gumagana. So itry natin kung gumagana siya ngayon. O, diba? So kaya ayaw niyang umila kanina dahil sa dami ng kalawang. So sinasabi ko sa inyo, kapag dinala niyo sa shop to, consider na sira na yung shifter, dahil kikita sila doon at papalitan nila ng bago. So tignan nyo muna, first ay tanggalin yung mga cable niya, tapos itry nyo kung gumagana pa bago nyo idala sa shop, para mas sigurado. Yan. So ang next, tatanggalin natin itong FD from dealer. Yan.
Ground Killer. Wait lang, di ko alam yung size. Tatanggalin natin ngayon itong FD. Patigik. Pakita mo muna dito. Okay. Hindi siya nagki-click dito, 'di ba? So ang gagawin natin, tatanggalin din natin yung cable. Cable. Ito yung cable niya. Yan. So ito, try natin siya ngayon. Kanina hindi siya nagki-click, ngayon nagki-click na siya. Oh. Yan yung sinasabi sa inyo. Yung main problem niya ay yung cable, talagang kailangan ng palitan. Binili ko sa Lazada.
pabilog. Yan. Para kapag tatanggalin natin, hindi tayo mahirapan. Kasi once na pinutol mo to, kapag tinanggal mo tong cable wire niya, mahirap na siyang ibalik. Kasi parang nabibitin na siya, hindi mo na siya mahila or hindi na siya abot dito. Yan, ganyan po yung guys ng cable at nakapaikot maayos. So, sa pagkabit naman ng cable sa RD and FD, dapat ilayin muna natin to. Yan, ilayin muna. Tapos, ibalik natin siya sa number 1. Number 1. So, kapag ayaw nyo mag-click, ilayin natin to. O yan, ilayin natin to.